ating makikipagkandahan sa atin. From Bustos, Bulacan, yan, Dennis Santos, this is your moment. Na tinatalo yung mga lalaki. Ngayon, definitely, may manalarong lalaki na pwede lumaban tomorrow and the next coming days, di ba? Pero ito, Dennis, may birdie na pumulong sa akin na apat na taong ka na daw tumigil sa pag-aaral. Bakit ka napatigil? Kasi po nagsasali po ako sa mga singing contest on television and sa mga amateur singing contest. Kaya pala, sanay ka na talaga mag-perform on stage on national TV. Ito, this year, babalik ka na ba sa school? May plans ka ba? Buti yes. Naman. Buti naisipan mo yan. Kasi po, yung nanay ko po lagi nagsasabi sa akin na mas... Si mommy! Kasi pumapunta nga lang. Talagang dapat daw po meron kang tinapos. Si Mommy Tessie. Mommy Tessie. Aba, napakausay ng performance ni Dennis. Pero, magkwentuhan muna tayo. Ano ba ang isang mga bagets? Usually, may kalokohan ginagawa. Ano ang isang kalokohan ginawa nito si Dennis na hindi mo makakalimutan? Booking mo. Kung nag-aaral siya no, na pagka ano, nasa computer shop, kala ko nasa school pa. Sinabi niya nasa school pa, nasa computer shop na pala.
Ayun na. 16 years old siya. Ayun, nahula booking. Ayun, nangyari. Okay. Then it's time to learn mo yung pag-aaral mo. Ito, tanayin muna natin si Miss Gracia. Alam mo, obvious na apat na taon ka ng ano, sanay na sanay ka na mag-perform, ha? Kasi talagang kalmado-kalmado ka, tsaka confident na confident ka sa stage. So, from there, ikaw magaling na performer. At saka, Dennis, ikaw may girlfriend ka na ba? You're only 22 years old, no? Katatapos na nito. Katatapos mo lang mag-girlfriend. O sige, mama, ipapakilala kita sa anak ko, ha? Sige po. Ay nako, ang laki-laki mo tingnan at saka isa sa favorite songs kaya ng Faithfully from The Journey. Maganda yung kanta mo at saka talagang abot, tingin ko abot-abot mo naman yung tono. Good job. Thank you po. Thank you, Miss Gracia. Tarik naman natin ngayon si Michelle Obosha. You know what, people of the world, this is a very wonderful roster of talents that we have. And I wish whoever wins will be able to sustain or to defend the title for 4 weeks so that at least we have a male semi-finalist. How I wish that, you know, we have one contestant, one male contestant who has, you know, the confidence of a contestant number one, the clarity of contestant number two, and your charm, because you are very charming. I know that lots of of our televiewers right now have a crush on you, and you picked the right song. I heard that you transposed it, you lowered the pitch a little, but I think it's a good thing, because you only go for stuff that you can do. Do not overdo, do not peel it. Do not make peel it something you cannot reach. That's why I think it's a good thing that you put it within your range. So look what came out. It was a beautiful vocal. Good job, boy. Panalo ka na. Thank you, Michelle. Alam mo, Samuel, vocal judge. Number one. Siya number one dyan. Sobrang unique talaga every panalo single performer. Maga may style eh. Okay. Oo, last thing. Ito naman. Niya silang style, tapos pare-pareho naman silang magaling. Kaya lang napansin ko kay Dennis, of course the song was beautiful, he chose a beautiful song. Hindi ma-expect kay Dennis na dun sa height niya, ganun kalaki yung boses niya, di ba? Kasi ang cute niya din. Pero buong-buo yung boses niya. Napansin ko lang dun sa isang mong high note, medyo nag-falter ka ng konti. Yun lang, but other than that, you sang the song very well. So, good luck to you. Okay, thank you. Babalik tayo kay Bayani and Vera. Thank you, Sam and Grace.